So yun guys, sa mga nagre-upload ng video namin, no? Talagang nakakainis talaga minsan, no? Yung mga views nila talagang million pa. Kumpara sa amin, ha? May million kami, pero mas mataas pa sa inyo. So yan po mga kaibigan, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala sa pagkakataong ito, panibagong reaction video na naman ang ating ibibigay. Katulad po nung una, sa pagpasok pa lamang mga kaibigan, ayan po ang sinabi. Ito pong dalawang ito mga kaibigan ay ang BMAX TV. Alam niyo po, sobrang napaka-typical ng dalawang vlogger na ito sapagkat isa silang larawan ng mahirap na vlogger. Ang kanilang mga seating mga kapatid ay simple lang, no? Sa isang ano lang, payak lang na bahay. And then palitan lang sila ng salita, pagpapatawa at komedya na kung saan mapapansin natin tinatangkilik ng maraming tao. Actually, nasa ang kanilang mga views ay nasa 100, umaabot ng ganun. Talagang marami ang kanilang views at 100 followers, 100 plus followers mga kaibigan, mayroon ito. Ano? Dito sa Facebook mayroon, dito sa YouTube mayroon po silang followers. Kaya ito po yung binibigyan natin ng reaction ngayon. No? So, wala kaming ano diyan, income, hindi kami makabili diyan ng bigas. So, alam niyo naman sa mga followers ko diyan at sa mga subscriber ko diyan, yung mga ginagawa namin talagang hindi lang sa amin, di ba? Alam niyo naman 'yon. So, yung nainis lang talaga ako guys sa mga nagre-upload ng video namin. Ang punto po nila mga kaibigan, doon po sa mga nagre-re-upload ng video. Isang malaking katanungan, bawal nga bang magre-upload ng video? Okay. Yan po yung talakayan natin para sa kalaman ng lahat. Una, hindi po bawal ang magre-upload ng video. Sakop po siya ng tinatawag na fair use policy or doon siya pumapasok yung salitang reaction. Kaya lang, huwag nating kalimutan mga kapatid na ang video na ito na pag-aari ng isang vlogger na bibigyan natin ng reaction ay meron din silang tinatawag na karapatan, yung pong intellectual right of property. Sa kanila rin po yun. Dapat, sa mga karapatang ito, may karapatan sila, may karapatan tayong magbigay ng reaksyon, dapat patas lang at walang madihado. Or else, pwede kang i-copyright ng owner. Paano nangyayari na pwede kang i-copyright? Ito yung mga nagre-re-upload na talagang kinukuha nila yung kabuuang video, nilalagay nila doon para ariin. At tama nga yung sinabi niya, minsan nga ho, najajakpatan, mas marami pa silang views kaysa sa may-ari ng video. Masakit yun kasi sila, pinag-israpan nila. Doon po sa pagre-reaction ng video mga kaibigan, dapat kukuha ka lang doon sa mga sinabi niya. At yun ang bibigyan mo ng clarification. Iha-highlight mo, ipapahayag mo yung iyong mga punto bilang nagre-reaction. Karapatan po yun. Mayroon po tayong karapatan doon. At nakakatulong nga ba ang pagre-reaction? Yes, nakakatulong din yan sa kanila. Una, marami po dito. Alimbawa, tayo ang nire-reaksyonan natin si BMAX. Maaring hindi nyo kakilala si BMAX sa aking mga followers. Ngayon nyo lang narinig. Pero dahil nabigyan natin ng reaksyon, maaring puntahan ninyo. So, kung isa kang nagre-reaksyon at gusto mong makatulong sa channel na binibigyan mo ng reaksyon, una, bigyan mo sila ng credit. Sa pamamagitan ng paglalagay ng link, lagusan, link, mula rito sa reaction video na ito, papunta sa kanila. Para at least, nakatulong ka sa nila. Kasi the reason why nagre-react ka is para, kumbaga, ino-offer mo itong video na ito na panoorin ng mga taong followers mo at nasa community mo. Ganun ho ang purpose. So, masakit ho talaga na minsan may mga reaction, may mga video na kinuha na. Eh syempre ho, sa panahon ngayon, yung mga vlogger, ang gagaling nila eh. Madaming mga pinaggagawa na hindi po nadidetect para makapiright. Pero mayroon po tayong manual. Pwede po yan i-manual at pwede nating i-reklamo. Tandaan ho natin, bilang owner, mayroon ka rin pong karapatan na i-reklamo yung mga taong kumukuha ng yung video. Okay? So ganun po. Pero para po safe at patas, por respeto sa mga gumagawa ng video, ang paggawa ng reaction video, inuulit ko, dapat trailer lang siya. May part ka lang at portion doon na
Halimbawa, yung sinabi, katulad ngayon, ang binibigyan natin din ay yung pinupunto niya na doon sa mga nagre-re-upload, kaya ho pinapaliwanag natin, yun yung dapat natin. Yun lang yung aking pinupunto. So, dito, I'm very sure na nakakatulong ako sa pagpapaliwanag doon sa punto nila. Alam mo, nakakasakit eh. Ang hirap ho bumawa ng content. Ang pagkukontento, pinag-iisipan. Ito sa kanila, typical lang ito kasi komedya, pero pinag-isipan din nila yan eh. O sabihin natin, scripted yung kanilang mga ginagawa, pero tinatangkilik ng tao. Ang daming views nila, ang daming followers nito ha. Kahit dito sa YouTube at maging sa mga Facebook. Ang pinakamaganda rito, mga kapatid, kasi sila, kapag kumikita sila, makita natin, tingnan nyo yung kanilang video. Itinutulong din nila sa tao. Kaya nga ho, ako sa akin ha, ang daming pumupuna sa akin, sabi nila, ba't di ka gumawa ng content? Ang content po natin is reaction content. Kaya ho, pagpasok ninyo sa akin, may nilagay po tayo charity mission and reaction. Binibigyan natin ng reaction video yung mga charity vloggers. Dahil itong si BMAX TV, hindi lang siya comedy vlogger, kundi charity din sila. Yung kinikita nila pagdating ng panahon sa end of the month, ay nagbibigay sila, may mga programa silang ginagawa na pagtulong doon sa kinikita nilang pera. So tama nga naman, kasi kung may mga vlogger na kukunin yung kanilang video na hindi man lang, wala man lang tamang credit, parang walang respeto tayo sa may-ari ng vlogger. Sa social media, kailangan natin ng magbigay respeto sa kapwa vlogger. Kung gusto natin mag-re-upload ng video, kung gusto mong magbigay ng reaction, ilagay natin ang tamang credit. Lagyan natin ng credit at link para lagusan papunta sa kanila. Kumbaga, ang purpose natin, the reason why na nagbigay ka ng reaction is para makatulong at mapuntahan ng maipakilala pa rin etong channel na ito. Sa pamamagitan ng ating mga reaction video, na ipakilala natin, na ipromote natin ang channel nila, na tulungan natin sila. Yun po yung tamang pagre-reaction. Maraming nagtatanong sa akin. Maraming nagsasabi, gaano ba kahirap? Marami daw nakaka-copyright sa reaction. Kaya nga ho nakaka-copyright dahil inabuso yung kanyang karapatan bilang nagre-reaction. Kumbaga, inabuso yung tinatawag na fair use policy. Dahil nga sa may, ano tayo, may karapatan magsabi, naabuso natin, tandaan natin lahat po ng sobra, may karapatan din na parusa yan. So, kung ang content natin ay reaction, una, huwag kang lumabis, huwag kang lumampas na makakain mo yung intellectual right property ng isang owner. Yung kanyang intellectual right of property, hindi mo dapat natatabunan. Dapat na pay-preserve yun at nabibigyan mo siya ng respeto. So dito, wala kang walang CPR na mangyayari. Madali pong mag-content, no? Sa mga nagtatanong, bakit ang content mo ay, o bakit hindi ka gumawa ng content, ba't ganito? Ito na nga po ang content ko. Ang magbigay ng reaksyon sa lahat ng mga nakikita natin na may mga magagandang ginagawa. At itong reaksyon natin ito, again, ay gusto lang natin makatulong sa pagpapaliwanag kay VMAX TV sa dalawang ito, no? Na at least kahit papano doon sa mga gusto na mag-react sa doon sa mga gustong o doon sa mga nagkukuha ng video, bigyan naman natin ng respeto sila. Napakahirap kong gumawa ng content. Pero, kung atin po silang tutulungan, then sana po mga kaibigan, i-follow natin ang kanilang link. I-follow natin and then huwag natin i-skip ang ads. Yan po yung simpleng tulong sa sino mang mga vlogger na nais natin tumulong. Sana po mga kaibigan, nagkaroon tayo ng idea, no? Nabigyan ko kayo ng idea kung ano nga ho yung tamang pagbibigay ng reaksyon. Again, nasa baba po ang link mga kaibigan. Napakaganda po. Ito po, kaya po nabigyan natin ng reaksyon kasi po ito po ay puno ng comedy, pagpapasaya at positive po. Talagang hindi ka maboboring sa kanilang mga video. Nasa baba po ang link, puntahan po natin, i-follow po natin sila para makatulong din tayo sa kanila. Sila po ay nag-charity at huwag natin i-skip ang ads. Sa bawat kinikita nila ay binibigay din po nila sa mga mahihirap na nasa laylayan ng lipunan. Okay, hanggang dito lang po muna. Again, mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Sana
ay hihingi lang ako ng malaking hug, like, and share sa ating video. At syempre, follow na rin po ninyo para sa mga karagdagang pang reaksyon na darating. At baka po, meron kayong mga gustong bigyan natin ng reaksyon, ano po, i-comment nyo lang sa baba. I-comment nyo sa baba kung sino po na vlogger ang gusto ninyong bigyan natin ng reaksyon. And we will try our best na bigyan po natin ng reaksyon para po sa inyo. Maraming pong salamat, mga kaibigan. Again, ako po si Taong Gala. And shoutout po sa ating mga kasama dyan sa Team Colette. Of course, andyan po si Sisdet. I-follow natin. Mayroon pong bingo bonanza at palaro para po sa inyo. Ang channel ni Sisdet. Andyan po si Mamsi, si Mami Niela, si Bunso. Okay. Si Varline, si Nelbert, si Shenlane, si Big Boy, si Papa B. And of course, nandyan po si Sis Lisban, si Tantan, si Sis Jusilen, si Judith Borja, ayan, Ate Nida, at syempre, kasama po tayo. So, hanggang sa muli po, mga kaibigan, maraming salamat po. Magandang araw.